Noong Oktubre taong 1997, napabalita ang Kalibo Aklan. Hindi dahilan sa kanilang mga pinagmamalaking ati-atihan, kundi dahilan sa mga manananggal o ang tinatawag nilang wakwak na nakita sa may Laserna sa poblasyon ng Kalibo. At nito lamang Marso ay muling naulit ang naturang kababalaghan at sa nasabi ding lugar. Ano ang kwento ng mga taga-Kalibo nang gabing sila'y masindak ng wakwak? Alas 7 ng gabi noong Oktubre 1997 ay binulabog ang mga residente na makakita sila ng dalawang babaeng nakaputi, may mahabang buhok pero walang mga paa na lumilipad sa itaas ng mga kabahayan. Nakikita mo talaga ang mga kamay na kaganyan kasi naghahawakan silang ganyan papuntang kung saan sila pupunta. Paglipad nila dito, nakita namin sigawan kami, oh, yung mga bata, pinaipo namin pasok sa bahay. Hindi kasi maanuhan ang mukha dahil maano rin yung paggabi kasi. Hindi namin nakikita ang paa kasi haba ang suot nila eh. Tapos nakita namin, hindi, huminto na naman silang sigawan. Ang mga lalaki dito naghahawak na ng sibat. Manananggal, sabi namin ng ganun. Tapos takbuhan ng mga lalaki, hawak ng mga sibat. At halos ay panawan ng hininga sa takot sina Jomar at Toto dahilan sa bubong ng bahay na kanilang dadaanan ay naroon ang kanilang pinagkikwentuhang manananggal. Hindi naman namin nakita yung mukha eh. Yung pakpak niya nakatabon sa katawan. Mm-hmm. Yun lang, tapos ang buhok, gumagayway sa kanyang mukha. Nang makabawi sa pagkabigla ay binato ni na Jomar ang manananggal o wakwak na may dalawang dipa ang itim na itim na mga pakpak. Nagsigawan, sabi nila mayroon lang aswang. Sabi ko naman, hindi naman kasi ako tumayo dahil sabi ko, hindi ko alam kung totoong aswang kasi hindi ako naniniwala sa sinasabing aswang. Tapos lumabas kami, nakita ko sa himpapawid tatlo. Nakita ko, lumilipad. Lumilipad, dalawa. Basta lumilipad, ganyan. Dalawa sila magkasabay. Tapos yung isa, pasalubong. Papunta doon banda, no? Yung isa, sumasalubong. Di bali, tatlo yung nakita namin. Ang lumilipad na may dalawang dipa ang itim na pakpak ay mas itsurang tao kaysa sa ibon. Tapos, pagbanda doon sa may, yun na, ano ba yun? Yung niyog, tapos sabi, paglagpas doon, sabi ko hindi ibon kasi malakas ang impact ng hangin. Kaya doon ako naniniwala na wakwak. Ang inaantok na si Jonah at mga kasamahan ay napamulagat sa takot nang tingnan ang itinuturo ng katabi na ng kanilang sipatin ay hindi isang paniki, kundi isang babaeng mahaba ang buhok, may mapupulang mata, putol ang katawan at may malaki at maitim na pakpak. Sa takot ay nagyakapan ang magkakasama at nagdasal hanggang sa malampasan nila ang manananggal o wakwak. Subalit naputol ang pag-istoryahan ng magbayaw at napako sa kanilang nilalakaran nang makarinig sila ng malakas at paulit-ulit na huni ng isang wakwak o manananggal. At lalo silang kinilabutan nang makitang papunta sa kanila ang manananggal. Kapag dumapa kami sa lupa, ang dalawa, parang hindi kami kaya niya dalis ba taas. Pagdaan niya, malayo na, tingnan naman, malayo na siya. Mga kapong dipa na, wakwak yun. Hindi kami dumapa kung mga panigay niya. No?